Hello mga palalabs! Ngayon po ay gagawa tayo ng yema tart na pwedeng lutuin sa kawali. Ang ating recipe ngayon ay madalas pong makita sa mga pasalubong center. Ngayon po, gagawa na tayo mismo. Tara na po at samahan niyo uli ang inyong mommy loves sa paggawa nito. Sa paggawa po ng crust ng ating tart, gagamit po tayo dito ng softened butter. Ang indikasyon po na softened butter ang ating gagamitin ay kapag spreadable po ito, pero hindi naman po ito tunaw. Bali, mangangailangan po tayo dito ng 1/3 cup or 42 grams ng butter or margarine. Sa mga nahihirapan po sa pagsukat ng ating butter or margarine or wala pong gamit na timbangan, ganito lang po ang inyong gagawin. Yung isang bar po or yung 225 grams ng butter or margarine ay 1 cup. Kaya kung kailangan po natin ay 1/3 cup, hatiin lang po natin ito sa tatlo. At yung isang part po na hinati natin sa tatlo ang ating gagamitin. Then, hahaluan po natin ang ating butter or margarine ng 52 grams ng sugar. Kaya importante po na softened butter ang ating gagamitin, hindi po matigas at hindi po tunaw, ay imimix po natin ito sa ating sugar. Dapat po ganito ang maging outcome. Then, mag-add po tayo ng isang pirasong itlog kung large to XL size at kung small to medium size naman po, 2 piraso ang ating ilalagay. Then, i-mix po natin itong mabuti sa ating butter at sa ating sugar. Mag-add rin po tayo ng 1/8 teaspoon or 1 gram ng salt. Ito po ay magbabalanse sa lasa ng ating crust. Ilagay na rin po natin ang ating 1 1/2 cup or 187 grams ng all-purpose flour. Pwede nyo rin pong gamitin ang bread flour. Pero ang cake flour mga palalabs ay hindi ko pa nagamit. Medyo magaan po kasi ang characteristics ng cake flour. Imimix lang po natin mabuti ang ating harina sa iba pa po nating mixture. Hindi na po natin ito mamasahin. Basta makita po natin na wala na po itong harina, tama na po ang ating mixture. Then, ilagay po natin ito or balutin po natin ito ng kahit na anong plastic. Ang gamit ko po ay cling wrap. Much better po na walang pumapasok na hangin sa pinakaloob nito. At hahayaan po natin ito ng 30 minutes up to 1 hour sa ating refrigerator. Ang ating gagawing crust nga po pala mga palalabs ay malambot ha at ito po ay smooth. Then, habang nasa refrigerator po ang ating gagawing crust, i-grease po muna natin ang ating mga molder. Ito po ang ginagamit ko kapag nangangailangan po akong magluto ng maramihang macarons. Pero ngayon sa ating yema tart, pwedeng-pwede rin po natin itong gamitin. May isaan pong ganito ha, available po sa mga baking store at sa mga palengke. Ang size po ay nakadepende na sa inyo. Itong size na to ang pinakamaliit. Then, pwede rin po tayong gumamit ng ganitong molder. Ang tawag naman po dito ay boat tart. Diba para po siyang bangka? I-grease lang po natin ang ating mga molder gamit po ang brush or any tissue po na binasa po natin ng ating oil. After 30 minutes, ready na po ang ating gagawing crust. Again po, ang pinaka-outcome po ng ating gagawing crust ay malambot at smooth. Mag-ready rin po pala tayo ng isang lalagyan na nilagyan po natin ng kaunting harina. Para po sa ating boat tart molder, gumamit lang po tayo rito ng 1 tablespoon para po sa ating mixture. Sapat na sapat po ito para sa ating molder. Bilugin lang po natin ito at i-dip po natin yung ilalim pati na rin po yung pinakagilid nito sa ating harina. Mga palalabs, hindi na po ako gumamit ng gloves dito ha, nang sa ganon makita nyo pong mabuti ang aking ginagawa. Nilagyan po natin ng harina yung pinakailalim, ganon na rin po yung pinakaside, nang sa ganon mas madali po nating matanggal mamaya ang ating mga nalutong tart. Para na rin po kasing na-dust natin ang harina ang ating mga molder, mas easy po kasi itong gawin kesa isa-isahin nating i-dust ang ating mga molder. Then, ipipress lang po natin yung ating crust hanggang sa makover po nito ang ating buong molder. Bali, sapat na sapat po yung 1 tablespoon ng ating mixture dito. Simpleng-simple lang po, diba mga palalabs? Basta tamang-tama po ang inyong mixture, napakadali lang po nitong gawin.
Para naman po sa ating mga round molder, gumamit lang po tayo ng 1 half tablespoon para sa pagkuha ng ating mixture. Sapat na sapat din po ang 1 half tablespoon para dito sa ating molder. Same process lang po, i-dip po natin or i-coat po natin yung pinakailalim, ganun na rin po yung pinaka-side ng ating mixture para sa ating crust. Then, ilalagay po natin ito sa ating molder at ipipress po natin ito hanggang sa mag-form na po, katulad ng ating molder. Simpleng-simple lang po mga palalabs, ang paggawa ng ating crust para sa ating tart, basta tamang-tama lang po yung ating mixture, yung ating mga ginamit na butter or margarine, makukuha nyo po ito agad. Ngayong ready na po ang ating mga lulutuing crust, painitin or i-preheat na po natin ang ating mga paglulutuan. Para po sa ating magic kawali or sa ating improvised oven, i-preheat po natin ito sa medium heat ng 10 minutes. After 10 minutes, isasalang na po natin ang ating mga lulutuing crust. Gamit lang po itong round aluminum plate, ay pwede na po natin itong pagpatungan diretsyo ng ating mga lulutuing crust. Sa halagang 10 pesos, nabili ko lang po ito dito sa malapit na wet and dry market sa amin. Napakalaking tulong po dahil yung aking hindi naman ganun kalaking kawali ay pwedeng-pwede ko na pong paglutuan ng mas marami. Actually po, itong aluminum plate ay ginagamit po pang barbecue pero mas naisip ko na pwedeng-pwede kong gamitin para sa ating improvised oven at swak na swak naman po. Pero still, pwede pa rin po na gumamit kayo ng mga wire rack ha, nung kagaya ng ginagamit natin dati. Then ilagay po natin yung ating mga molder sa isang mas malaking pan na kakasya po sa ating kawali para mas maramihan po ang ating pagluluto. Hindi na po natin babaguhin yung lakas ng apoy mula nung pinreheat po natin ito. Medium heat po, lulutuin po natin ito ng 20 minutes. Then after 20 minutes, lulutuin naman po natin ng 5 minutes sa medium-low heat. Total of 25 minutes po ang ating pagluluto pero magkaiba po ng lakas ng apoy. Pero again mga palalabs, kung ibang size po ng molder ang inyong gagamitin, ay depende na po sa inyong molder o sa laki nito ang tagal ng pagluluto. Para naman po sa gusto itong lutuin sa oven, ang pinakainit po ay 160 degrees Celsius at parehong mainit ang taas at baba. Then, lulutuin rin po natin ito ng 25 minutes. Nasa bandang baba nga po pala yung rack ha, mas lamang po yung ilalim kesa po sa ibabaw. Kapag mas malaking molder din po ang inyong gagamitin o ang inyong lulutuin, mas habaan nyo rin po ang oras ng pagluluto. After 25 minutes, i-check na po natin yung ating niluto sa ating improvised oven. Tingnan nyo po mga palalabs kung gaano naman po kaganda ang kulay nito. Ang indikasyon po na luto na po ito ay kapag hinawakan po natin yung gitna, tuyong-tuyo na po at hindi na po ito malambot. Ganon rin po sa ating mga round molders, luto na rin po ito. Palamigin po muna natin ito bago po natin ito i-unmold. Napaka-easy lang po nitong i-unmold, gamit lang po kayo ng toothpick, tusukin nyo lang po yung isang part, lalabas na po ito lahat. Ngayong ready na po ang ating mga tart, gawin naman po natin ang ating masarap na filling. Sa isang malinis na pan, maglagay po tayo ng 2 tablespoon or 28 grams ng butter or margarine. Ang ginagawa ko po ay hinahayaan ko na medyo mag-brown po yung ating butter. Magdadagdag po kasi ito ng mas mabangong aroma at mas masarap na lasa. Then, dagdagan po natin ito ng 1 can or 390 grams ng condensed milk. Kahit anong brand po ng condensed milk ay pwedeng-pwede natin gamitin. Depende na po ito sa inyo kung ano ang available sa inyo at kung ano po ang mas mura. Magdadagdag rin po tayo dito ng 2 pirasong egg yolk. Ito po ay tutulong para mas madaling maging firm ang ating yema at the same time, magbabalance po sa tamis ng ating yema. Then, ito po ay optional pero para po sa akin ay mas masarap po ang ating yema kapag nilagyan po natin ito ng 1 half cup or 80 grams ng toasted crushed peanuts.
din, hahaluin at lulutuin po natin ito hanggang sa ito po ay tuluyan nang lumapot o ma-reach na po yung consistency na ating kailangan. Kung napansin nyo po, medyo toasted po yung aking ginamit na peanuts. Sarili ko pong gawa yan, mas prepared ko po na toasted. Nang sa ganon, mas tumulong po para naman hindi ganon katamis ang ating gagawing yema. Ang ginawa ko nga po palang proseso, minelt ko po muna ang ating butter. Then pinatay ko po ang kalan bago ko po hinalo ang ating condensed milk. Ganon na rin po ang ating egg yolk at ang ating peanuts. Hahaluin ko po muna ito ng mabuti. Kapag halong-halo na, saka ko po bubuksan ang kalan sa medium heat. After 5 minutes, ganito na po ang consistency ng ating yema. Tuloy-tuloy lang po ang ating paghahalo. After 20 minutes, ganito na po ngayon ang consistency ng ating yema. Hahanguin na po natin ito. Hindi po natin palalaputin ng husto ang ating yema dahil habang ito po ay lumalamig, mas titigas pa po ito. Habang mainit naman po ang ating yema, ilagay na po agad natin ito sa ating mga tart. Yan ay dahil nga po kapag lumamig na ang ating yema, mas titigas at mas mahihirapan na po natin itong ilagay sa ating mga tart. Depende na po sa atin kung gaano karaming yema ang ating ilalagay sa ating mga tart. Pero kahit po maging generous kayo sa paglagay nito, punong-puno or kahit may konti pa pong umbok ng yema sa ating mga tart, ay sasapat po ang ating ginawang yema. Much better nga po pala mga palalabs na tawagin nyo pa ang inyong iba pang mga miyembro ng pamilya at tulungan po kayo sa paglalagay ng filling. Then, gamit lang po yung mga cellophane na sasapat po dun sa haba at laki ng size ng ating tart, babalutin po natin ito. Make sure po na naka-overlap ang cellophane sa pinakailalim ng ating tart at iikutin lang po natin ang dalawang gilid nito ng parang sa mga candy. Simpleng-simple lang po mga palalabs, di ba? Nakabuo na po tayo ng isang napakasarap na desserts at snacks. Same lang po ang proseso sa ating mga pabilog na tart. Kung gusto nyo nga po palang gumawa ako ng iba pang flavor or iba pang filling ng ating tart, i-comment nyo lang po sa ating comment box. And tadaan! Heto na po ang ating yema tart na napakasarap! At ang pinakamaganda pa dyan, kahit wala po tayong oven, pwedeng-pwede po natin gawin at lutuin. Titikman ko po mga palalabs yung ating niluto sa ating magic kawali or sa ating improvised oven. Napakasarap! Tingnan nyo mga palalabs yung pinakaloob ng ating tart. Hindi nyo malalaman or hindi masasabi ng iba na niluto lang po natin ito sa ating mga kawali. Yung texture po ng ating pinaka-tart ay yung malutong po sa labas na parang almost flaky po siya. Napakasarap po talaga mga palalabs! Saktong-sakto lang po ang tamis para sa akin, pero again, sa panlasa po ay nakadepende lagi sa inyong preference. Hindi ako mapapahiya sa inyong mga palalabs dahil I can assure you na lutuin nyo man po ito sa inyong mga kawali, napakasarap pa rin po talaga ng lasa, ganun na rin po ang outcome. Ngayon naman po ay pag-usapan na natin kung magkano nga lang ba ang ating naging puhunan at magkano ang ating pwedeng kitain. Sana po ay mayroon uli kayong natutunan ngayon kahit kaunting kaalaman. Maraming salamat mga palalabs! Hanggang sa muli po nating pagluluto!